Kamusta naman ang reaction sa katawan mo, sir? Kaka first dose ko lang ngayon. Ngayong araw? Oo. So, ang ibig sabihin, nagsimula ka kanina? Oo. Nakapag-inject ka kanina lang? Mm. Wala siyang reaction na wala. May allergy ka o kaya wala. Masakit. Karoon ka naglagnat, wala naman, no? Wala po. Ako, sir, sa inubak yung sa akin last week lang. O, mga siguro, mga 2 weeks na rin ang nakalipas, 2 weeks na rin. Bago magkaroon ng lockdown, nangyari sa akin. Pero kanina, sir, balikan natin yung istorya ko kanina, sir, kung mayroon tao na gusto magpabakuna pero nagkakaroon siya ng allergic reaction sa katawan niya. Tapos tinanong mo ako na, paano malalaman? Hindi siya natuturukan. Ewan ko kung paano kayo na-try yun, sir, na testing. Wala naman tinatanong na kung saan ka allergy ka eh. Kanina? Oo. Uh-huh. Walang allergy sa gamot. Tinanong lang, may hika ka ba? Nagka-COVID ka ba? Oo, oh, diba? Yun lang ang chichikan? Oh, wala naman yun. May lagnat ka ba? May high blood ka ba? May ano ka ba? May... Wala naman nabanggit na allergy. Oo. Oh. Di mo sa kanya. Nagtaka nga ako dun sa tao na yun, sir eh. Taka nga ako dun sa kanya, bakit sinabi niyang may allergy siya. Sabi ko naman sa kanya, awareness siya sa pangkalahatan na kung katawan natin magkakaroon ng reaction. Kasi wala naman sinabi ang DOH na bawal ipabaksin ngayon kahit may allergy. Kasi lahat nga, encourage, walang matitirang hindi vaccinated. Kahit nga may cancer ka eh, kahit anong sakit mo. Mas maganda pa nga daw kung may karamdaman ka para... Hindi ka kaagad makapitan ng tinatawag na cyber, Di ba, sir, no? Walang matitirang hindi mawabakunahan lahat. Oo, lahat dapat babakunahan. Pati nga, bedridden eh, di ba pinupunahan? Oo, isipin mo, bedridden na, no? Sabihin na lang natin na hindi na talaga sa makakilos. Bedridden na siya, pero pinupuntahan pa siya sa bahay. Pero yung kaninang mama, nag-react daw yung katawan niya eh. Makaayaw nila. Kaya nga po eh. Hindi ko rin naman tinanong kung anong pangalan niya, sir. Mahalaga. Kung saan siya masaya, sabi nga doon sa salita ng mga Ilonggo, kung saan din ka masaya, kung saan ka maligaya, suportahan ta ka. So, anong province mo, sir? Cavite lang po. Pampanga. Pampanga po. So, mga pure, sir, no? Tagalog yun. Pagka eh, Northern Luzon lang yan eh. Dito lang yan sa malapit sa atin. After lang ng yan, sir, ng Bulacan. Sa Makabibi, Pampanga kayo, sir? Saan yun? Lubao. Lubao. Makabibi, Pampanga. Yung busing namin, Makabibi, Pampanga. Yung may-ari ng company namin. Kamusta naman ang mo, sir? Yung nangyari ngayon sa lockdown. Pabor ka ba? Inulit lang naman yun eh. Hindi naman bago yun eh. Hindi naman bago. Opo. Oo, inulit lang. In-adjust lang ulit, di ba? Opo. So sanay na tayo doon. Opo. At saka... Nangyari na sa atin. Yung nangyari sa lockdown nung una, sir, masyadong mahigpit. Wala talagang mga sasakyan. Ayun yung una kasi yun. Yung mga march yun eh. Oo. Yung walang transportation. Opo. Wala talagang pasok, hindi gumagalaw lahat. Oo, sa bahay. Opo. At saka yun, sir? Ang nangyari kasi nung time na yun, siyempre wala pang bakuna, no? Oo, yun. Sa ngayon kasi umabot na ng almost 20 million lahat ng mga Pilipino halos na nabakunahan. Kung pwede nang lumabas. Yung pa isa, kaya tayo hindi pinayagan lumabas. Ngayon marami na. Umabot na ng 20 million ang nabakunahan. Kaya hindi na masyado mahigpit, kumbaga. Pero usually, sir, yung nangyari sa akin nung lockdown, bad trip ako noon, sir, yung una. Kasi wala akong first trans, second trans, ayuda eh. Hanggang third trans. Yan siya magbigo. Opo. Tapos ito ngayon, may lockdown na naman, tayo ngayon. O buti, nakalabas ako ng taxi kahit papano. Siguro, hindi ko sure kung
Kasi mahirap talagang biyahe ngayon dahil hindi naman lahat ng tao pwede lumabas eh. Oo. Marami din ang mga taxi ngayon na lumalabas o nag-aagawan ng pasahero. Opo. Mga nandiyan eh. Mga apor ba yan yung mga nandiyan sa... Oh, hindi mo naman masabi kung mga apor yan. Di ba, pag sinabing apor, mga tinatawag natin na... Tayo po. Tayo. Tayo. Importante yung... Ako, courier kami. Kayo, ano, transportation. Oo, mga nurse. Yan, frontliner. Mga doktor. Pumapasok sa essential na trabaho. Di ba, sir, no? Delivery. Yan ang tinatawag na apor. Pero sana matapos na kaagad-agad itong lockdown, hindi na madadagdagan ang araw, sir, no? Kasi kailangan natin ng kumilos talaga ng patiwasay. Dahil kung hindi tayo makakakilos, kawawa naman yung pamilya. Lalong-lalo na katulad namin mga driver na walang mga ayuda, sir. Napakahirap kayo ng buhay namin. Ganun pa man, sipag na lang. Papasalamat na lang ako sa may likha sa ating mahal ng Panginoon dahil wala ako kaming karamdaman. Walang natamaan ng sakit kahit papaano. Wala ka namang ganun ka kalaking pera pero kahit papaano opo, wala kang pangamba dahil walang sakit, diba? Sir, please double check ng gamit mo ha bago bumaba. At kung kailangan mo resibo, sir, ha? Okay. Oh, ganun ba? Yes, sir. Maraming salamat, sir, ha? Double check ng gamit, please. Ayan mga kabayan, no? Mayroon tayong pasahero na sumakay at naikwento natin doon sa isang yung nangyari kanina sa una kong pasahero na may allergic reaction daw siya, no? Nangangati daw yung katawan niya. Sabi ng pasahero, kung bumababago lang, paano nalalaman na may allergic reaction ka? Kakaroon ka ng pangangati. Kasi naturukan daw siya ng Pfizer, yung una kong pasahero kabayan. Gagawin natin itong content na awareness doon sa ating mga kababayan ng mga Pilipino natin na baka naman sinabilan niya yun kasi ayaw niya magpapabakuna, no, kabayan. Hindi ko rin yan pinapangalanan yung tao na yun kasi ayaw ko naman na magkakaroon ng issues yung pangalan niya. Mga kababayan, no, shout out sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Sabah, Philippines, Kalayaan Island at saka sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Bago ko tapusin ang aking pagbablog mga kababayan, don't forget to subscribe my channel, White Taxi Driver Vlogger. At huwag nyo kalimutan na i-click yung bell notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, agad yung ito makikita, matunghayan at mapapanood mga kababayan. So mayroon tayong pasahero kanina na nag-react daw yung katawan niya. So, sa tingin ko nga sa kanya mga kababayan ko, ayaw lang niya talaga magpabakuna. Kasi, tinatanong ka man lang eh, chichikan mo lang yung question and answer doon sa papel na kung may hika ka ba, may ubo ka ba, may sipon ka ba, high blood ka ba. Wala naman doon mga kababayan yung may allergy ka ba. So, lahat hindi ka po pwede magiging exempted. Kung pwede nga, sabi ng pasahero kung bumaba, eh, kahit bedridden ka, may sakit ka, may cancer ka, po pwede mo. Priority ka pa nga dapat na tuturuan. Pero yung isang kaninang pasahero una, kabayan, ito awareness lang sa mga tao natin, mga mamayang Pilipino dito sa ating bayan, Pilipinas, kabayan. Although, hindi naman pinipilit ang tao na kung magbabakuna, hindi. Pero kung maaari lamang, no, kabayan, kasi kung hindi ka magpabakuna, ayaw mo magpa-lagay ng marami naman gamot ang dapat pagpipilian. Mayroon na Pfizer, mayroon na Moderna, mayroon na
iba pang mga gamot mga kababayan ko. So mayroon pang Sputnik B, mayroon pang iba pang kagaya ng Johnson & Johnson. So pwede niya magpipilian kabayan kung anong uri ng gamot ang para dapat sa kanya. Pero dahil lang sa tingin ko sa kanya, parang ayaw niya talaga magpabakuna. Kaya mga kababayan ko, pinapanawagan natin at sina-shout out natin lahat natin mga kababayan, mga Pilipino. Please huwag tayo matakot sa bakuna kasi baka mamaya magiging requirements ito, magiging mandatory ito pagpasok natin sa trabaho. At kung kailangan mo na magpabakuna, ikaw nang gumastos kasi ngayon libre. Sa sunod na mga pagkakataon, kung mandatory na, hindi ka na makapasok sa isin kung wala kang vaccination, wala kang certificate of vaccination or todos sa complete vaccination. Kasi magkakaroon ka kabayan ng card, magkakaroon ka ng certificate. So kung mangyari yan mga kababayan ka, doon ka na magpaluwal ng pera. Sayang naman kung magpaluwal ka ng pera, sarili mong bulsa mabubutas. Eh magkano yung gagastusin mo sa dalawang dosis? First dose at saka second dose. Samantala ngayon libre, agad-agad ka lang pipila at magkakaroon ka na ng bakuna. Yan mga kababayan ko, shout out sa ating lahat. Busong Visayas of Mindanao, once again, sa ating mga TikToker members, Millennials Group, at saka sa ating mga pasahero. Nagbibigay ng suporta sa akin at saka sa kapwa ko, mga driver ng taxi at iba-iba pang mga transportation. Mga kababayan ko, maraming salamat sa inyo. Sa inyong pagbibigay sa akin ng suporta, TikToker members, Millennials Group, at saka OFW natin mga bayaning buhay. Maraming salamat sa inyo at shout out sa inyo lahat ng mga kababayan ko. Hanggang dito na lang ang aking pagbablog mga kababayan ko. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.